may naprotekta sa atin laban sa mga asteroid at meteor explosions. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Oo, isa na naman itong baliwang video na magiging dahilan na naman ng di mo pagtulog ng maaga sa kakaisip. Sa video na nga na ito, tatalakayin natin ng napakadetalyado ang creatures na naprotekta sa Earth laban sa mga asteroid impact. Kaya naman simulan na agad natin. Unang bira, tatanungin muna kita, anong mabilis na paraan ang gagawin para mawasak ang buong planetang Earth? Ang sabi nila, nuclear bomb daw. Sa ngayon, mayroong 15,000 active nuclear weapons sa buong mundo. At ayon sa mga researcher, kapag pinasabog silang lahat ng sabay-sabay, ay ito'y magdudulot ng pagkamatay ng halos 3 bilyong katao. So sa makatuwid, marami pa rin makakasurvive. So buo pa rin naman ang mundo, hindi pa wasak. Pero sa kabilang banda, ang tanging makakapagpawasak lang talaga sa Earth ay walang iba kundi ang mga asteroid. Ayon kay late Stephen Hawking, naniniwala siya na ang pinakabanta talaga ng humanity ay ang mga asteroid. Kayaan niya, kailangan na nating lumipat ng ibang planeta. Dagdag pa nga niya, kapag may asteroid na bumagsak sa Earth, nakaparehas ng asteroid na bumura sa mga dinosaur ay katapusan na nating lahat. Ang meteor na bumura sa mga dinosaur ay tumama sa Earth 66 million years ago na po. At kapag muli itong tumama, ay madidelete all ang sangkatauhan. Ngayon naman sa ating panahon, imposible itong mangyari. Dahil detected na agad ito kung sakali ng mga advanced technology natin. Pero ito ang nakakagulat. Sa loob ng 100 years ay merong naganap sa ating Earth na pagbagsak ng dalawang malalaking meteor na papatay sana ng milyong katao. Pero milagrong hindi ito tuluyang nakapaminsala sa mga tao. Merong humaharang dito. Sino kaya siya? Pero bago tayo mag-climax, alamin muna nga natin ang kakayahan ng mga meteors. Ayon sa estimate, 100 tons ng mga meteorites ang napasok sa Earth atmosphere araw-araw. Karamihan sa kanila hindi na umaabot sa pinaka-Earth. Sapagkat maliliit nga sila at umaapoy na nga sila at natutunaw habang bumubulusok pababa sa atmosphere. Pero paano naman kung dambuhalang meteor na? Ayon sa kamakailang estimate, merong halos 18,000 meteorite kung pwede sanang tumama sa Earth sa loob ng 100 years. Pero lahat sila ay hindi nagawang bumagsak sa Earth sa loob ng 100 years. Pero bakit sinabi ko kanina na merong dalawang nakalusot na meteorite sa loob ng 100 years? Paano nga ba sila nakalusot? Una muna, i-consider mo muna ito. Ang sound travel o paglalakbay ng sound sa hangin ay may bilis na 340 meters per second. At ang bilis nito ay katumbas na o pwede nang ikumpara sa Mach 1. At ang pinakamabagal na meteor ay kayang mag-travel sa bilis na tens of kilometers per second. So sa makatuwid, halos 10 times na mas mabilis ang pagbagsak ng meteorite kumpara sa pag-travel ng sounds. Ganun pa man, sabi naman ng ibang mga tao, kapag mayroong babagsak na meteor sa Earth, ay dapat daw itong tirahin agad ng missiles. Pero ang totoo, imposible itong mangyari. Pero bakit? Ang pinakamabilis na eroplano ng NASA na X-43A ay mayroon lamang sagad na bilis na Mach 10, malayong malayo sa bilis ng meteor na Mach 20. Ngayon ang pinakamabilis naman na missiles sa Earth ay may bilis na Mach 20. Pero ang problema, di niya ito kayang i-detect agad. At wala rin siyang kakayahang sabayan ito dahil unpredictable ang pagbagsak ng mga meteor. Iba-iba din ang trajectory nito. Mula kasi siya sa labas ng mundo, kaya mahirap talaga siyang i-monitor. At don't get me wrong, pinakamabagal na meteor pa lang ang pinag-uusapan natin. So isa lang ang ibig sabihin nito, wala pa tayong teknolohiya na kayang makalculate ang trajectory ng mga meteor. Kaya naman pag may nakita kang meteor sa kalangitan na tatama sa Earth, ay wala na nga tayong magagawa kundi tanggapin na lang natin at i-welcome na lang natin sila. At ngayon dumako na nga tayo sa climax. Tignan na nga natin ang unang meteor impact na nasaksihan mismo ng mga tao. Noong February 13, 2013, may nakitang makinang na bagay na nabulusok pa ibaba sa kalangitan ng Chelyabinsk sa Russia. Ilang minuto lang matapos siyang matanaw ay umapoy ito at naging fireball hanggang sa sumabog na ito ng napakalakas. Sa sobrang liwanag ng fireball ay mas nahigitan niya ng panandalian ng liwanag ng araw. Pagkatapos nito, nagkaroon ng malakas na shockwave dahilan pininsala nito ang halos 4,000 gusali sa Chelyabinsk.
Nawasak ang mga bintana at mga pintuan at halos 1,500 na katao na sugatan sa mga bubog na nagliparan. At sa kabutiang palad naman, walang namatay. At ayon sa pag-aaral, ang fireball ay isang meteor na may diameter na 17 meters at may timbang na 10 tons. Dagdag pa nga nila, may bilis ang meteor na ito na 15 km per seconds at katumbas na ito ng Mach 54. At ayon sa mga dalubhasa, kung sakaling sumabog ito sa lupa hindi sa hangin, ay ito'y magpapakawala ng enerhiya na 30 times na mas malakas sa pagsabog ng nuclear bomb. At take note, tatlong nuclear bomb lang ay kaya ng kumitil ng halos 100,000 na katao. So kung bumagsak nga sa lupa ng Chelyabinsk ang meteor, ay sapat na ito para burahin ng buong lugar at kitilin ng halos 3.6 milyon na katao dito. Bukod pa, mayroong malaking nuclear fuel recycling plant malapit sa Chelyabinsk na pwede ring sumabog kung sakaling bumagsak nga ang meteor. Subuti na nga lang talaga sa taas lang siya sumabog. Pero bakit nga ba sa taas lang? Nang sumabog ito, maraming video ang naglipa na sa online. At kung titignan at isiyasatin mong maigi ang mga video footage ay may makikita ka rito ng kakaiba. Lahat ng mga video ay kinunan sa iba't ibang anggulo. At makikitaan mo ito ng misteryosong bagay na nakatago sa gilid o sa likod ng liwanag. Mabilis niyang inunahan ng meteor at nilagpasan niya pa nga ito. Makikita pa sa isang kuhang anggulo na mula sa likod ang nilalang na biglang inunahan ng meteor at saka biglang nawala. Hindi ito parte ng meteor dahil siya'y nagmula sa likurang bahagi at bigla na lang siyang sumulpot at saka inunahan niya ang bilis ng meteor. Mach 54 ang bilis ng meteor, so ibig sabihin nasa Mach 108 ang bilis ng creatures na ito. At ang nakita nga ito ng mga tao, inisip nga nila na missiles ito ng Russia. Pero gaya ng sinabi ko kanina, di aabot sa bilis ng meteor ang bilis ng missiles. At sinabi rin ng Russian government na di sila nagpakawala ng mga missiles ng mga panahong yun. So ano ang kakaibang bagay na ito? Sundan mo lang ako at bibigyan kita ng kasagutan base sa sci-fi thinking at story. May mga reports sa UAP o Identified Aerial Phenomena ang siniwalat ng US Pentagon. Ayon sa kanila, ang mga US Navy ay palaging nakakakita ng mga flying object na nagtatravel sa bilis na 300 to 600 Gs. Ito yung 10 ulit na mas mabilis sa speed of sounds. Oo, tama ka ng iniisip. Silang mga teknolohiyang mas advanced ng halos 100 times sa ating teknolohiya ngayon. May kakayan silang pagmasdan tayo nang wala tayong kaalam-alam. Ngayon ang video na nga na ito, bibigyan ko ito ng sarili kong paliwanag. Ang teknolohiyang may kakayahang mag-travel sa bilis ng Mach 108 na kayang lagpasan ng meteor ay nabibilang malamang sa Type 1 o di naman kaya Type 2 civilization. At kung wala kang ideya sa mga civilization na ito, ay nakapin sa comment section ang patungkol sa all types of civilization. Ngayon, mabalik tayo. So kung talagang totoong sila nga yung gumawa nun, bakit nila ito ginagawa? Ito ang mga rason. Una, nasa labas lang sila ng Earth at binabantayan nila tayo. Gawa ito ng Type 6 or 7 civilization, sila ang may gawa sa mga tao. Oo, sila yung creator at pinoprotektahan nila tayong mga tao. Ikalawang rason naman, sa Earth din sila nakatira kaya pinoprotektahan din nila ang Earth. So sino sila at nasaan sila? Ayon sa sinuunang tradisyon ng Nitibong Hopi Tribe ng Amerika, naniniwala sila na ang mga kamag-anakan nila ay nakatira sa pinakailalim ng planetang Earth. Ayon kay Richard Byrd, isang American explorer, sumulat siya ng diary at nakasaad dito na nakausap niya di umano ang mga taong nakatira sa kanaliman habang nage-explore siya sa South Pole. Ganun pa man miski si Adolf Hitler during digmaan ay nagpadala nga rin siya ng mga tao sa may Tibet para hanapin ng Shambhala. Isang legendary underground city ang Shambhala. Maraming kwento tungkol dito. At saad pa nga nila, mas advanced ang technology ng mga taong nasa ilalim ng lupa kumpara sa atin. Kaya naman maraming naniniwala na mula sa underground civilization nung nagpakitang parang humarang sa meteor na babagsak sana sa Chelyabinsk. Ganun pa man, heto na ang ikalawang meteor. Nangyari ito sa may Tunguska. Ang pagsabog na nangyari dito ay naitala sa kasaysayan bilang pinakamalakas na pagsabog na nai-record. 7 o'clock ng June 30, 1908 may naganap na pagsabog sa Russia na tinawag na Tunguska. Nawasak ng pagsabog ang mga punong nakatanim sa lawak na 2,000 square kilometer. At sa lakas din ito,
Winasak din ito ang mga bintana ng mga bahay na may layong 1,000 kilometer. Nagkaroon din ng kabuting ulap matapos ang pagsabog dahil dito namula ang kalangitan sa Asia at Europa ng ilang araw. Ayon pa sa estimate, may lakas ng pagsabog ng 1,000 times na mas malakas kumpara sa unang bombang atomika na binagsak sa Hiroshima. At ito rin ay 30 times na mas malakas sa Chelyabinsk meteor. Abala ang Russia noon sa revolusyon at gera, kaya naman din nila ito nasuri ng maayos. At after 13 years, doon lang nila ito nabisita at nasuri. Wala pang nuke bomb nung mga panahong yun. Kaya naman ng team ay naghanap ng crater dahil inakala nga nila na meteor ang bumagsak. Mabilis nilang nahanap ang lokasyon dahil nga sa maraming nagtumbahan na mga puno. Nagulat nga sila nang wala silang kahit ano pamang nakitang crater. Kaya naman naglakbay muli sila sa ibang mga bansa para alamin talaga kung anong dahilan ng pagsabog ng Tunguska. Pero muli, nabigo sila, wala silang crater na nakita. Pero ang maganda, nakakuha nga sila ng aerial photo kung saan nagpapakita ito ng explosion site. At napag-alaman nga nila ng pagsabog pala ay hugis butterfly ang shockwave. Ang team ay gumawa ng simulation ng pagsabog simula sa 1 to 10,000 scale. At napag-alaman nga nila na sa himpapawid pala ito sumabog kaya nagkaroon ng kakaibang hugis butterfly na shockwave. At malamang sa malamang ayon sa mga dalubhasa ay isa itong malaking meteor na muling sumabog sa himpapawid. Marami pang unsolved mystery sa mundo at iisa-isahin natin lahat yan. Ngayon ikaw, anong pananaw mo dito? Comment down below.